kung gusto po ninyo, pwedeng pwede. Wala hong dahilan para hindi ho ninyo magawa. Pwede po. Ang posibilidad ng magbayad lang kayo ng 1%. Ha? Pinakamataas na yon, nababayaran nyo kung susunod kayo sa pag-uusapan natin ngayon. Ang topic ho natin, 1% tax, posible ba? Posibleng posible. Pero ito ho yung umpisa para ho ninyo magawa yon. Ang una nating pag-uusapan, mga bossing ko, yung ano ba kayo sa larangan ng taxation? Ano yung type nyo? Ano status ninyo? Kumbaga, nasa class A ba kayo? Nasa class B? Pag-usapan na ho natin. Ito po yung paraan para malaman natin kung kayo po ay pwedeng magbayad ng 1%. So, ito pong nasa horizontal, ayan, iyang horizontal. Pag sinabi natin, horizontal ho yan, ibig sabihin ho yan, sales. So, kung ang sales ho ninyo is greater than 3 million pesos, andito ho kayo, either sa A or sa C. At kung ang sale naman ho ninyo is less than 3 million pesos, okay, andito ho kayo sa B and D. Ang pinag-uusapang sale ho rito ay yung yearly sale ho ninyo. Yearly. Ayan. Pag tumingin ho naman kayo ho rito sa ating vertical, ang pinag-uusapan ho dyan ay asset. So, kung more than 3 million po yung asset ho ninyo na ginagamit sa inyong business, asset na ginagamit sa inyong business, nasa klasifikasyon ho kayo ng A and B. At kung asset ho ninyo is less than 3 million na ginagamit natin sa business, nasa klasifikasyon ho kayo ng C and D. Kung marunong ho kayo ng mathematical o paggamit ng mathematical table, nung araw ginagamit namin yan, nung wala pang mga internet. So, hindi ho kami pinapayagan ng calculator. So, mathematical table ho yung ginagamit namin. So, 1 sa taas, 1 sa gilid, pag pinagtugma mo, 1 pa rin ho yun. Dito ho, ganun din. Kung meron tayong more than 3 million sales, at meron tayong more than 3 million asset, ibig sabihin, ang type ho natin is A. Nasa category A ho tayo. Kung less than 3 million naman yung ating sales, at less than 3 million din yung ating asset, ang ibig sabihin, nasa category D ho tayo. So, na-get nyo ho yung idea. Pagtatapat-tapatin nyo lang, lalabas na kung nasaan ho kayong kategorya. A, B, C, or D. So, yan ho yung mga kategorya ho natin. So, bago ho natin tayo mag-explain in further, kailangan malaman ho ninyo bilang mga taxpayer, lalo na ang dinidiscuss ko ay individual. Okay? The best ho na mag-individual taxpayer muna kayo kesa ho mag-non-individual, because pagdating ho sa pagdidesisyon ng inyong business, kayo lang ho yung nagdidesisyon at wala na ho kayong tinatawag na sino-sinong tao para lang pumirma sa inyong mga dokumento o mag-issue na kanilang opinion sa iniisip po ninyo. Mainam na mag-umpisa ko kayo sa iya. Sarili ho ninyo. Ang tawag ho dyan, mga ka-taxpayer, kung minamahal, ay self-employed individual. Self-employed individual. At ayon ho sa batas natin, RMC 57-2020, ito po yung kailangan nyong checklist. CDR F1101. Again, para ho sa self-individual, at yan po ay application for registration. So, pag-usapan ho natin, ano kailangan ho ng isang sole proprietor o isang individual? BIR Form 1901. Hindi lahat ng BIR Form 1901 ay pwede nyong gamitin. In-specify ho rito yung January 18, 2018, at ang kailangan nyo raw ay dalawang originals. I suggest gawin nyo hong tatlo. Ha? 3 per set. At kung kayo ho ay hindi naman Professional Regulation Commission
sanction, ibig sabihin, hindi ho kayo lawyer, CPA, hindi rin kayo arkitekto, engineer, ibig sabihin, wala kayong lisensya na inisyo ng Professional Regulation Commission, ito ho yung gagamitin ho ninyo. For sole proprietor, not registered with the Professional Regulation Commission, ito daw ho yung ma-acceptable ID na kailangan nyong i-photocopy. Gawin po ninyo. Aside from that, kailangan ho ninyong magbayad ng 500 pesos. Gagamit ho kayo ng BIR form 0605. Pwede ho ninyong i-download ho yan sa BIR website. Available na available ho yan. At magbabayad din kayo ng 30 pesos loose stamp. Ibig sabihin, bibili kayo sa BIR. Pero as an alternative, I suggest para meron ho kayong proper documentation at maitatago ho ninyo yung pinagbayaran ninyo, ang gamitin nyo ho ay BIR form 2000. At kung kayo naman po ay mag-uutos, hindi kayo personally mag-a-apply sa BIR, magpadala lang ho kayo ng special power of attorney at saka yung ID ho ninyo na inisyo ng gobyerno, katulad ng SSS ID, yung national ID ho natin o yung driver's license nyo. Pwede rin ho yung passport nyo. Okay, basta't government issued. And then, kailangan nyo nung DTI certificate para ho sa business name nyo. Ito ho yung unang-unang kailangan nyong kunin bago ho kayo pumunta sa BIR. Isa ho yan sa mga requirements ng BIR. And of course, kailangan nyo ho yung pirmahan ito at ipareceive sa revenue officer. With that, registered na kayo sa BIR. So ngayon, sir, ano ba yung mga taxes? Paano ba ako makakasave ng tax? Ito po yung isasabihin ko sa inyo, paano kayo makakasave ng taxes. Ang tax po na pwede nyo pagpilian, ha, is either yung pong 12% value added tax or 1% percentage tax. Pwede rin ho kayong mamili sa income tax na 8% gross income taxation or 18% effective rate optional standard deduction. Kung ayaw nyo ho nung dalawang yan, pwede ho kayo sa 0 to 35 using ordinary allowable itemized deduction. 0 to 35. Sa discussion ito, gagamitin ho natin yung 35 para makita ho ninyo ano yung epekto ng pagpili ninyo ng mga tax type ninyo sa pagre-rehistro. Kasi dun ho kayo na unang namimili. Application form ho ninyo 1901, pinipili nyo na kung ano yung tax na gusto nyong bayaran. So, yeah, ito po. Kung kayo po ay nasa category A and C at wala ho tayong choice kasi 12% ho pag nasa category A and C ho kayo. So, magbabayad kayo ng 12% but plus kung ang pipiliin nyo yung number 1, 8% GIT. So, 12 plus 8 is 20%. At halimbawa, ang kinita nyo ho ay 3 million. Ang 20% ay imumultiply nyo ho sa 3 million. Kaya, sa loob ng isang taon, magbabayad kayo ng 600,000. Again, para ho ito sa A and C. Kung pipiliin nyo ho yung OSD, ayan, 12% plus 18%, ang effective tax rate nyo ho is 30. Kaya 30, multiply nyo sa 3 million, sa loob ng isang taon, magbabayad ho kayo ng 900,000. Kung kayo naman po ay ordinary itemized allowable deduction, 12% but i-add nyo sa 35 and then ang effective tax rate nyo ho is 47%. So 47% multiply ho ninyo sa 3 million, mga 1.4 million ho yung babayaran nyo sa loob ng isang taon. So ibig sabihin, kayo ho ay VAT registered taxpayer. Pag-usapan ho natin naman yung BND. Okay. Ibig sabihin, ito ho yung mga non-VAT taxpayer. So, 1% ho,
constant po yan. So, ko ang choice nyo for the year is GIT. Ang total na effective tax rate po ninyo is 9%. So, 9% times 3 million is 270,000. Again, 1% constant. Kung optional standard deduction po kayo, 18% po yan. Kaya, ang effective tax rate is sa 19%. So, 19% multiply mo sa 3,570,000 ho yung tax due. Again, percentage tax of 1 million sa ordinary allowable itemized deduction plus 35% equals 36%. So, 36% multiply mo ng 3 million is 1.08 million tax due for the year. So, napansin nyo ho, may pagliit sa babayaran nyo. Pero, sabi ko sa inyo, 1% tax lang babayaran ninyo, posible. Posible ho yan. So, medyo hindi ko i-discuss. Sa mga may gusto, pwede ko hong i-discuss sa inyo. Gagawa ho ako ng video na secret video na ibibigay ko sa inyo. Ngayon, dito po, makikita ho ninyo kung 1% lang ho ang babayaran natin at imumultiply nyo ho yan sa 3 million. Aba, 30,000 lang ho yung babayaran ninyo para sa A, C, B, D category. Ibig sabihin, lahat ho ng kategorya dito sa pinag-uusapan natin, pwedeng, posible, 1% lang ang babayaran. Posible, 1% ho yung babayaran. Yan ho yung topic natin. Posible. Pero ito ho, hindi ibibigay sa inyo ng batas kung hindi nyo gusto. Kailangan gusto ho ninyo at mag-a-apply ho kayo. Kasi ang tax benefit ho na ito ay ibinibigay dun lang ho sa nag-a-apply. Kung ayaw nyo ho nito, wag ho kayo mag-apply. Kung hindi nyo ho alam, talagang hindi kayo mag-a-apply. Kaya ho narito ang inyong tax specialista para i-guide ho kayo na 1% lang babayaran nyo every year hanggang kayo po ay qualify. Tumawag lang ho kayo sa akin, puntahan nyo lang ho ako, andiyan lang ho yung contact details ko. Nagpa-flash naman ho dito sa ating video, nandiyan sa taas, nagpa-flash yung mga number ko, yung contact detail ko, tsaka yung aking YouTube at Facebook. Kontakin nyo ho ako, and then let us talk. Okay? So, pag-usapan natin, sir, magkano magiging savings ko? O, tingnan, napakasimple. So, kung yung pinag-uusapan natin ay GIT, di ba? O, tingnan nyo rito maigi kung gano'ng kalaki yung tax, ha? 600,000 a year. Okay? 600,000 a year, sa option ko, 30,000 lang. O, doon meron kayong 570,000 tax savings. Kung gagamitin nyo naman itong BD, maganda rin ito kasi meron kayong 330,000 savings. Pwede ho kayong lumipat from here going to here, or better, pwede kayong lumipat going to here. At yung mga nasa BD, BND, pwede kayong lumipat going to here. Wala hong legal impediment para ho kayo makarating sa 30,000 a year payment. Okay? So, para doon sa level number 2, 900,000. Kung pipiliin nyo ho yung sinasabi ko sa inyo, meron kayong 870,000 tax benefit. Diba? Ang laki nun. Kung lilipat naman kayo from 900,000 dito, pwede din. Meron kayong benefit na 330,000. At yung mga nandito naman sa BD, pwede naman lumipat dito. May 540,000 kayong tax benefit. Aba, yung mga pinag-uusapan natin, daan-daang libo. Diba? Pwede na kayong bumili ng kotse. Pwede na kayong bumili ng lupa sa probinsya. Pwede kayong magpatayo ng bahay. Hindi nyo kailangan magbenta. Ang kailangan, isipin lang ho ninyo, mag-save kayo ng tax. Kasi pag nagsisave kayo ng tax, yung perang nasa bulsa ninyo, yung sinesave nyo. Hindi nyo kailangan mag-attract ng buyer because yung pera nasa bulsa nyo na. Isisave lang natin. At yung huli, dito kita, 1.4 million. Pupunta lang kayo rito, makakasave kayo ng 1.3 million.
Ang laki nun. Diba? Ito naman, pag pumunta kayo rito, makakasave kayo ng mga 1 million. Okay? Of course, ito pwedeng pumunta rito at ito pwedeng... Wala akong balakid dyan. Okay? So, ito pong mga bagay na to ay makukuha nyo lang first of all, magparehistro kayo sa BIR. Kung hindi pa kayo rehistrado, please magparehistar kayo. Huwag na kayong mag-intay ng tax mapping. Because under the law, binibigyan ng tax benefits yung sumusunod sa batas. Yung hindi sumusunod sa batas, eh wala ho kayong tax benefit. Lalo na ho yung mga nagbabiolate, mga illegal, hindi ho kayo makakakuha ng tax benefit. Pero kapag sumama ho kayo sa sinasabi ko, kayo ho ay nag-comply sa batas natin, napakaganda ho ng tax benefit na ibinibigay sa inyo. So with that, mga ka-taxpayer kong minamahal, okay, isipin ho ninyo ang posibilidad ng pagbabayad ng 1% tax, ha? Tatalon ho kayo dito. Siyempre, from here, kailangan nyong pumunta rito. Ito ho yung common knowledge, eh. Ito yung special knowledge. Ito ho yung ino-offer ko sa inyo ng inyong tax specialista. At sinisigurado ko sa inyo, makakarating ho kayo dyan nang wala hong problema. Next steps to do. Number one, attend webinar. Pwede ho tayong mag-conduct ng company-wide webinar or sumali ho kayo sa public webinar. Number two, buy templates. Pwede ho tayong gumawa ng customized, tailor-made para ho sa inyong pangangailangan o yung pong gawa na ready to use. Number three, coaching. Turuan ko kayo ng bookkeeping, auditing, accounting, NOD, PAN, FLD, FDDA, assessment notices ng BIR. Last, number four, engage tax specialista on a project basis. Tawag na, call na. At para ho sa mga karagdagang kaalaman tungkol sa taxation, manatili ho kayong nanonood, nakikinig at nanunuri sa aking ibang mga videos. Peace and happiness be with you, mga minamahal kong ka-taxpayer, for life. Masayang panahon po sa inyong lahat.